Daar een generatie meer. Ripa, boy. Ripa, enjoy naman nila yung mga ganong ripa. Ina talaga. We can expect naman someone to succeed without us helping them or guiding them. Diba? Sayang sweldo sa atin magkagano. Saan tayo napunta, boys? Alright. Ang galing. Tama-tama mo talaga, Justin, kahit kailan. Itong taong ba to importante sa akin, may pakinabang pa sa akin, kailangan ko ba talagang mag-explain dito? Gets mo? Your fight, hindi lahat lalabanan mo. So ito yung mga bikes natin ngayon, R1, MT-07, R1 natin, Aprilia, 1100. Benelli ni ano, Jawo. GX6R ni Paolo Busa. Sir. Ride soon, brother. Brother. Thank you, brother. Sosing-sosing yung tunog na itong ano, RSV4. Red bomb naman, boy! Ayan ah! Red bomb naman! Dapat mild lang daw. Hindi ako yun. Yung torque yun, gago talaga yun. Rep bomb. Let's go, let's go. So, di pala tayo nagre-record kanina, animal. Thank you.
boys. Alright. Ang galing. Tama-tama ko talaga Justin kahit kailan. Evia. Ang ginapunta ko Evia ang punyeta. Ista Alabang. Okay. Midnight road trip. Alright. RFID only. Grabe, sobrang labo ng mata ko. Hindi ko talaga mabasa. As in. Ay, may mali. Maling mali. 'Di ba sa atin? Ewan ko kung panibagong video na magagawin natin dito. Sa minsan sa atin, mga ganitong bagay dapat na bad trip na tayo, 'di ba? Well, katangahan ko rin naman 'to, dapat di talaga ako bad trip, pero 'di ba? So, mga ganitong enjoy na lang natin. Right. Choice eh. Enjoy mo na lang. Tanga yung ginakasing yan. Woo! Rebang boy. Enjoy mo na lang yung mga ganong rebang. Tanga na talaga. Layo na inabot ko. Sobrang labo kasi ng mata ko. Dapat mag-exit na ako, 'di ba? Hindi ko makita. Hindi ko mabasa. Tangina, dapat pala nag-skyway na lang ako. Kanina pa sana ako nasa bahay. Minsan may mga binibigay talagang pagsubok sa atin para may matuto tayo, 'di ba? Tulad niyan. Nagkalampas-lampas ako, 'di ba? O dapat, itindihin ko yung mata ko, hindi yung salamin ko. Eh, yung salamin ko, magpalit na ako ng grado. Hindi yung puro motor. Nakulit mo eh. Puro truck na pala ng ganitong oras. Guys, ako isa sa sakit ko, sobrang mainit yung ulo ko. As in, ewan ko, may topa kata kasi talaga ako eh. Pero mainit yung ulo ko, mainipid ako. Ako yung tao na sobrang impatient. As in, ako, may mga instances talaga minsan na ano, yung nagko-call center ako, wala silang problema sa ano, sa performance. Nakapag-perform naman tayo kahit papaano. Ang problema lang sa akin, talagang mainitin ang ulo ko pagka medyo, alam mo yun, tinuruan ko na lahat-lahat tapos hindi sinusunod. Tinuruan ko na naman tapos hindi sinusunod. Yun, dun na nagsisimula nag-iinit ulo ko. Sobra. Takting yan. Ayun, sobrang impatient ano, so hindi naman sa hindi mo sila pagtsatsagaan. Pero pag makulit, yung tatamad-tamad, mas tamad pa sa akin. Yan. Dead sa akin yung mga ganyan. Kaya alam niya, tagal ko nag-call center 10 years. Siguro mga last 2 years ko, hindi na naman. Siguro sa 10 years na yun, mga 7, 8 years na sa supervisory level naman ako eh. So, tas last 10 ko talaga operations manager na. Kwento ko naman na yan, di ba? Sobrang ano, sobrang mainitin ulo ko. Hindi naman yung walang dahilan ha. Kumbaga sa akin, kasi naturuan ko na gusto ko at pace sila lagi sa akin, di ba? Pero hindi ka naman kasi pwede yung tipong magagalit ka ng walang dahilan, di ba?
pwedeng puro magalit lang, di ba? Hindi pwede nagagalit ka na wala kang binibigay na tulong dun sa tao. Di ba dapat kasama yung mga ganun eh. So sa akin naman, definitely, alam ko naman sa sarili ko na nagbibigay ako ng assistance. It's just that may mga inaano silang ano, may inaano silang mga bagay na hindi nila ginagawa. Pare, for coaching, hindi nila ginaganyan-ganyan, mga ganun. Hindi sila nagko-coach, kaya baksap yung agent. Diba? We can expect naman someone to succeed without us helping them or guiding them. Diba? Sayang sweldo sa atin, magkaganun. Pero sa akin, yun ang ano ko. Pero ang perception sa akin ng mga tao eh, mainit ang ulo, di nagka-coaching, mga ganyan-ganyan eksena. Sabi ko nga sa inyo, hindi naman maiiwasan lahat yan, di ba? Iba-ibang sa lahat ng tao naman, may mga instances talaga na i-judge ka, na i-misjudge ka. Kaya ako kung tamang term yan. Mamimisjudge ka. So you can prove them wrong. Pero not always. Kasi, check mo rin. Itong taong ba to importante sa akin? May pakinabang pa sa akin? Kailangan ko ba talagang mag-explain dito? Gets mo? So, choose your fight. Hindi lahat lalabanan mo. Di ba? Ganyan yung tama eksena dyan eh. Niya guys, kung ikaw may mga nang-aapi sa'yo, mga ganyan-ganyan, isipin mo maigi kung kailangan mo bang patulan yan. Ano bang bearing sa'yo ng tao? Diba? Kung wala namang bearing sa'yo, hiyaan mo lang siya, putik. Kasi pag pinansin mo lang yan, wala, mababad trip ka lang lalo. Matutuwa pa siya. Diba? Good.